Hello sa inyo mga ka-DIY, welcome back sa ating munting channel at maraming maraming salamat ulit sa inyong suporta. For today's vlog mga ka-DIY, meron tayong kunting isi-share sa inyo. Yan, bali din alhante dito ng napakaraming grinder, yan. So ito yung mga kasamahan ni Sir Ben na nagdala sa ng grinder sa atin. So shout out sa inyo mga ka-DIY. So shout out na rin siya kay Sir Ben at doon sa mga kasama niya, kay Sir Alex, na ito yung mga grinder na pinadala niya. Ayan, dalawang boss, isang Makita, ito Makita. 9553B din to, binigay sa atin ito, ate na lang daw, tapos isang kulay pula na angle grinder, corded, puro corded type, tapos isang 13mm corded type na Mactec impact drill. So yan, bali unahin muna natin itong Bosch. Ang brand niya ay Bosch, ang kanyang model number ay JWS7100. So ito yung mga Bosch na mga slim type o mga manipis ng katawan. Kumpara dun sa iba na malalaki ang katawan, ito ay manipis at ito ay masarap hawakan. Uri din sila ng mga grinder na malalakas, Bosch at mga sikat din ng mga brand. Okay, try natin i-repair ito at pagkaganain ulit natin. Tara, saksak muna natin baka ma-repair pa natin ito. Okay, bago natin i-repair ito mga ka-DIY, doon sa ating mga kasama technician, pakisuporta na lang. Shoutout na rin sa inyo. At sa ating mga nagpapashoutout na mga ka-DIY din. So, shoutout sa inyong lahat at sana rin na sa mabuti na rin kayong kalagayan sa mga panahong ito. Okay, ingat palagi kayo sa araw-araw at sa inyong pagre-repair. Okay, saksak muna natin dito. Tapos, power on tayo. Power on tayo dito. Then dito tayo magsiswitch ngayon. Tingnan natin para mapatay kaagad natin. Okay? One natin. Yun. Kung nyo napapansin, parang sumasayad at yung tunog niya ay medyo parang may sumasayad at saka yun, medyo nangangamoy. Okay? One natin. Yun. Kung nyo napapansin mga ka-DIY, parang sumasayad siya sa loob. Tara, try muna natin magkalas dito sa likod. Tapos titingnan natin yung armature niya kung malakas ang kislap o hindi. Tara, kalasin muna natin ito tapos ugutin natin. Tingnan natin. Okay, titingnan natin yung carbon brush niya dito sa gilid at saka dito. Dito yung carbon brush niya. Titingnan natin kung may laman pa or makapal pa, pod-pod or basag. Okay, kalas tayo dito. Itaas at saka ilalim. Tinanggal ko muna yung dalawang star screw. Okay, dito. Tapos gamit tayo ng flat screwdriver na maliit dito. Sungkitin na natin yung kanyang cover ng carbon brush dito. Tapos dun sa kabila, dito rin. Yan ang mainit na kagad o. Medyo mahina yung ikot niya kanina. Alam na kagad kung anong sira nito kapag ganitong mga ganitong sintomas na nilalabas niya. Tara, tanggalin muna natin yung carbon brush. Titingnan natin kung makapal pa. Okay, gamit tayo ng maliit na flat screwdriver. Tapos patungat nito sa taas at itulak natin. Pag ganoon. Yan, tulak na natin yung ano, taas. Tapos gamit tayo nito ang panungkit. Kahit anong klaseng panungkit lang. Angat natin yung tumutulak sa carbon brush. Tapos hilahin natin to, yung kanyang carbon brush. Titingnan natin kung makapal pa or may mga gas-gas na mga minsan basag. Okay, nakita nyo naman na medyo ano yung dinaanan ng kanyang carbon brush. Yan, halata na kagad na may problema itong armature niya kapag ganito. Pero tingnan natin, baka bearing lang. Okay, sa kabila din, same procedure din. Okay, ito isa. Yon, medyo matigas-tigas lang. Tapos angat na natin to isa. Yon. So, mahaba pa naman yung mga carbon brush nila. Okay pa, yan o. Mahaba pa. Yon, medyo may, ano, may tama kunti ito. So, baka sa bearing ito, armature. Tingnan natin. Okay. Tara, kalasin natin sa likod. Okay, tinanggal natin yung star screw dito sa likuran. Tapos, hilahin natin. Yan. Tapos, binalik ulit yung kanyang carbon brush. Yung pagtanggal, tinuro natin yung pagbalik, ganun din. Okay, testing muna natin para makita nyo kung ano yung nangyayari, kung malakas bang kislap at ano yung dapat yung gawin. Tara, titingnan natin. Okay, power on tayo. Op, power on pala tayo dito. Kalimutan natin. On, tapos dito tayo. Tingnan nyo ah. Yun, kita ba? Tapos power off din natin. Malakas ang kislap niya. Tapos yon, nakita niya umusok. Yon, umusok. Ito yung palatandaan na kapag umusok na, kapag ganito, 100% ito na armature. Tapos sobrang init ito. Ito, yung lagayan ng carbon, sobrang init yan. Ito, parang hindi mahawakan. Ito na yon, sinyalis yan ng armature. Kahit wala kang tester sa armature, dito pala sa mga sinyalis na binibigay niya, malakas ang kislap, tapos ito, parang hindi mamawakan, armature yan.
Tapos ito, pag hinawakan mo, konting pa-andar lang o konting switch mo lang, pagpatay mo, bumili, mabilis ang init ng katawan. Yan. Yan ang sinyalis ng armature. Yung bearing kasi dito, mga ka-DIY, matibay. Basta Bosch. Makita, mga branded, matibay ang mga bearing yan. Bira lang bubibigay yan. Okay? Tara, kalasin natin at testa natin yung coil dito. Kabilaan yung coil. Tanggal. Okay, check natin lahat para sigurado. Tara. Okay, tapos natin tanggalin yung apat na screw dito. Tapos tinanggal ko ulit yung carbon brass niya. Okay, tinanggal ko ulit. Tapos silayan natin dito. Yan. Yan o, 6 seconds po lang. Sobrang init yung katawan niya. Hindi namawakan. Silayan natin dito. Yan. Okay. Tapos napapansin nyo, yung kanyang commutator bar ay sobrang itim. Kapag niliha mo yan ng 1,000, tapos binalik mo rin doon, kailangan linisin, i-brush. Liniha mo na ito, tapos binalik mo, ganun pa rin. Ang andar niya, garalgal, mainit ang katawan kagad, at saka makislap. Minsan amoy sunog, at minsan umuusok, kagaya na kanina umusok. Ito na yung sanay niya, mga ka-DIY. Pero titested pa rin natin yung kanyang coil. Baka may problema na rin. Okay, lahat dadaanan natin para sure yung ating paggawa at pagtatrabaho. Okay, so itong cup niya, itong rubber ano niya sa uli, okay pa naman to. Gamitin natin mamaya, ayan. Tapos yung bearing, check natin. Ayan o, matigas pa yung bearing niya, walang kalog. Yung ibang bearing nito, may kunting kalog pag ginan ito. Yung iba, meron yan. Kunti lang. Tapos sa unahan dito, check natin. Okay pa yung bearing dito, good pa yan. Check natin yung bearing dito sa harapan. Ito. Yan o, pagka inalog mong ganon, yan, kunti lang yung play niya. Ibig sabihin yan, mga ka-DIY, good pa yan. Yan. Good pa yung bearing na ito. Good pa ito, pwede pa yung magamit or pwede pa yung i-reuse. Okay? Sa spline gear, okay pa naman. Tara. Check natin ito sa tester. Kuha tayo ng tester na analog. I-select sa X1 ito. Times 1, yan o. X1, tapos i-zero lang natin. Okay? Zero. Tapos adjust natin tong 0 ohm adjustment natin hanggang sa mag-zero itong ating tester. Tapos bitawan na lang. Kapag ka-digital naman yung gamit natin, ang gagawin nyo, select nyo yan sa ohms dito. Ito sa ohms. Magkaiba po ang reading ng digital sa analog. Okay? Tapos select nyo sa ohms dito. Yan o. Naka-ohms or naka-auto. Okay, parehas lang naman ang reading nito. Dapat yung kabilang side nito at saka kabilang side ay parehas ang reading. Okay? Left side at saka right side, tapos parehas ang reading ng coil. Okay? At saka hindi dapat grounded. Tara, ito muna gamitin natin yung analog natin yan. Tara. Itong switch niya, mga ka-DIY, ano, mayroong dalawang. Magkaiba po ito ng switch sa ibang brand. Mayroon ding ibang kaparehas, pero ang pag-check nito para mas madali lang sa tester, ito. Ito yung kanan at ito yung kaliwa sa switch. Yan o. Switch yan. Ito. Switch. Okay? Kanan at saka kaliwa. Sa kanan na part, dito tayo mag-tester papunta dito sa lagayan ng carbon niya. Kasi nakadikit dito yung kanyang wiring. Ganon din sa kabila nito. Dito tayo mag-tester niyan. Dapat parehas ang reading sa tester. Okay? So, check natin dito. Unahin natin yung kabilang side. Yan. Para mas madali nyong maintindihan ito. Tusok tayo dito kasi magkasama lang naman itong dalawa. Tapos dito tayo mamaya tutusok dahil magkasama rin naman itong dalawa. Dito na tayo ngayon. Tusok sa switch, tapos tusok tayo dito sa kanyang lagayan ng carbon brass. Yun. Kung mapapansin nyo, pumapalo, no? Pag dito yun sa kabila, tinusok, wala yan dito. Hindi yan mag-deflect. Yan. Kung saan yung connection niya, nandun yan. Yan. Ito yung in niya, yung sa switch yung in niya. Yung out niya dito sa carbon brass, kaya dito tayo mag-tester. Ayan. Kung napapansin nyo, okay, zoom natin. Okay. Ayan. Kita ba sa tester? Yun. 2.5 yan o. 2.5. Ayan. Kita ba nakatagilid kasi yung tester natin kasi yan o. 2.5 yan. Okay. So, yun. Tapos sa kabila tayo. Okay, lipat tayo doon sa kabila na switch. Dito, kabila, tusok. Tapos dito tayo sa kabila din sa lagayan ng carbon brass. Diyan, dikit mo lang diyan kasi diyan na naka-connection 'yan. Ipit lang natin dito. Yan, tapos sum natin yung ating camera. Ah, kunyo napapansin na 'yon, oh, parehas lang yung ano reading nila. Kita tanggal. Yan, kita ba? Yon, tester 'yan, oh. 2.5. Ibig sabihin parehas lang yung reading nito.
Okay? Parehas lang yung reading nila. Ng left side at saka right side. Okay, ngayon, testing naman tayo sa grounding niya. Dito naman tayo sa carbon brass. Tapos doon sa kanyang core or yung pinakabakal niya dito. Dito. Tingnan natin kung may palo sa tester yan, no? Wala. Ano. Dito, sa katawan niya dito. Yan, kiss-kiss lang natin. So wala. Okay, lipat tayo sa kabila. Doon. Dito. Lipat tayo sa kabila. Tusok tayo dito sa carbon brass niya. Tapos kiss-kiss natin doon sa pinakakatawan niya dito. Yan, no? Wala ang palo sa tester. Yun, ayaw magpalo yung tester natin. Yan. So, ibig sabihin, good yung kanyang coil. Yan, good. Or walang palo, walang grounding. So, ibig sabihin lang mga ka-DIY, yung kabila ay 2.5 at yung kabila nito 2.5. So, good condition yung ating coil. Ngayon, palitan natin ang armature para malaman natin dahil good naman yung bearing, good naman ang coil. Wala na ibang sira niyan, kundi armature. Sinabi ko naman kanina kung anong mga sintomas nito doon pa lang kanina sa bago pa natin ito itester. Doon kaagad alam nyo na ito na yung sira niyan. Tara, palitan natin ito ng same din. At kung magkano yung bilhin natin sa online, tara, pakita natin yung armature natin. Okay, ito yung pamalit natin na genuine GWS na 7100. So, yan, 7100. Ito na yung 7100 natin, no? GWS 7100. So, same. GWS 7100. So, yung armature din ang papalit natin. So, ganyan po ka-importante ang isang model number sa nire-repair. Mas madali ang paghanap ng pyesa or madali siyang hanapan kapag kakabisado yung model number or nandyan pa, naka-intact pa. Okay, buksan natin. Yun. Ito. Ito. Yung price nito mga ka-DIY, pop up ko na lang dyan. Yung kanina ito, 820 pesos. So, online ito na price. Online price ito. Okay? So, pop up ko na lang dyan kung sinong seller. Or try natin ilagay yung kanilang ano, sa link. Kasi minsan kasi yung ibang link, hindi ko mailagay. Hindi maka-click. Ayan, brand new niya. Okay? Ang tawag dito mga ka-DIY sa mga ganito, ito yung balance. Bale, ito ay binalance, ito ay binawasan para mabalance itong armature. Ganyan po ang paggawa ng armature, mayroong silang balance na tinatawag. Yung mga bawas na yan ay balance, kagaya nito. Yan o, may mga bawas, yan. Balance yan, ito balance. Yan o, balance yan. Same, parehas. Yon. Okay, yan o, original yan. Genuine to, genuine. Or original. Okay, parehas. Tara, kabit natin. Okay, palit na natin to. Tapos try natin. Kalasin muna natin itong spline gear niya. Tapos itong nut. Tapos yung bearing palitan na rin natin. Okay. Tara, kalasin ko lang muna to. Kabitin natin 10mm para makuha natin yung nut. Medyo may katigasan yan. Okay. Para matanggal ang nut at saka mahila yung ating spline gear. Yun. At yung washer, ibabalik natin to. Tapos yan. Hilayan natin to. Tapos yun. Mayroon pa isang washer yan na maliit. Yan. So, kuha tayo ng panibagong bearing. Tara. Yan. Ito, magagamit pa natin yung pan, yung mga ganito. Yung pan, basta mabasag yan. May pamalit pa tayo. Pwede pa itong tanggalin at kunin. Gamit lang na ang puller. Okay, kuha tayo ng bago. Okay, ito na yung pamalit natin armature. Yung bearing dito sa likuran, 607 ang number. Yung sa harapan naman, 608. Ito yung 608, oh. So, yung malaki sa harapan. Yung 607 naman ang number ng bearing. Nandito naman yan, nakasulat naman yan. Dito ilagay sa likod yan, ang maliit. Okay? Tapos, meron yan nakalagay na rubber dun sa bearing. Okay? So, unang pagkabit nito ay, pasok muna sa bearing, itong rubber dito. Pag ganito. Okay? Tapos, ipasok lang dun sa bahay. Yan. Make sure na nakapasok talaga. Sure natin, yan. Tapos, ilagay yung dalawang washer. Dito sa harapan, ito, dalawang washer. Tapos, yung maliit na washer nito, pasok naman natin dito sa armature. Yan ang pinaka ano, washer niya dyan. Tapos, ipasok na itong bearing natin. Okay? Dito. Ganito. Yun. Yun. Medyo may katigasan ng konti.
Pero unti-untiin nyo lang. Okay, napasok na natin. Tapos lagay natin yung spline gear at saka yung nut dito. Taas. Tapos higpitan na lang natin. Okay. Okay, bushing ng electric pan, pwede din yan. Dito itong patong lang sa itaas, tapos pupukin ng martilyo. Or patungan ng mga bakal, pwede rin. Okay, tapos na. Yan ang lagay natin. Okay, pati yung rubber, lagyan natin ng rubber kanina. Sana yun ito. Lagyan na lang natin dito sa likuran. Yon. Okay. Tara, install natin. Okay. Kinabit na natin at saka naglagay na tayo ng grasa doon sa loob dito. Lagyan natin ng grasa. Lagyan nyo na lang. Tapos pasok natin dito. Tapos testing natin. Kung ano yung pagtanggal, ganun din yung pagbalik. Okay. So, pag ganito. Yon. Okay. Tapos paluin natin ito ng rubber mallet or yun. Pwede rin kahoy. Tapos kabit ko lang muna yung screw dito at saka yung carbon brass, tapos testing natin. So yan, tapos ko nang ilagay yung kanyang carbon brass, tapos yan yung screw. Okay, tingnan nyo, hindi pa natin napagana kasi wala pang gas-gas yung kanyang armature. Yun, makintab na makintab. Okay, yan ang gagawin natin. Tapos ikutin natin to para magkaroon ng contact dun sa carbon brass natin. Okay, yan. Tapos, power on natin. On natin to. Tapos, power on tayo dito. Tingnan natin. Yon, kung narinig nyo, ang lakas, no? At ang ganda na yung tunog niya. Ulitin natin. Power on tayo. Okay na. Yun, ibalik na lang natin yung takip nito tapos final test tayo. Okay? Tara, balik ko lang muna yung takip nito sa likuran tapos testing ulit natin. Okay? Ayos, bumalik yung lakas niya. Okay. Tapos na natin ilagay yung kanyang cover ng carbon brass. Tapos, on natin. Okay, hanggang dito lang mga ka-DIY. So, pahingin na lang isang like at pa-subscribe na lang sa ating channel. At kung may time kayo mga ka-DIY, so gagawa tayo ng ating Facebook page. Pakidalaw na lang ako sa aking Facebook page, JM Tutorial din. So, hanggang dito na lamang at kitang-kita ulit tayo sa mga susunod nating mga tutorial repair. By the way guys, paalam muna, JM Tutorial. Bye-bye!